tulad nito mga idol, itong ating push button ng ating video, okay ano? So once na nagpipindot tayo dito, tapos umiilaw yung pinaka sensor ano ng ating PCB board, pero hindi nagpa-function doon sa ating DVD. Mga idol, naranasan ko rin ito nung nagpalit ako ng DVD player or binago ko ng pisto yung ating DVD player. So, ito yung ating pinaka PCB board mga idol, ano? So, ayan, kung nakikita nyo mga idol, ay medyo nakaslanting siya. So, itong ating mga push button. So, mag-try tayo mag-push dito o mag-pindot sa mga push button natin. So, makikita natin dyan mga idol, iilaw yung pinaka-ilaw nyan. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin yan mga idol, buo yung ating PCB board at saka connection ng ating mga push button. So, katulad nito, ito yung ating DVD player. So, pag once na nagpalit tayo ng DVD player o nagbago tayo ng posisyon ng ating DVD player, so, dapat yung ating PCB board, baguhin din natin ang pwesto yan. So, katulad nito, ayan. So, ang pinaka-sensor kasi nito mga idol, nasa harapan, ano? So, dating DVD player nyo ay hindi siya Rhino 3. So, pinaka-sensor niya dito sa kabila. So, dapat ang ating PCB board, mga idol, ito, ayan. So, dapat nandito yan sa kanyang portion para makatama dun sa sensor ng ating player. So, try nyo lang, idol, na magpalit kayo ng pwesto nitong ating PCB board o itry nyo lang na harap dito sa ating DVD player once na sinara na natin itong ating takip. So, pag ang ating video kay mga idol, ano, lalo na itong battery. So, pag hindi natin ginagamit, patanggal na lang din o pa alis na lang sa kanyang lagayan para maiwasan yung pagkalawang ng ating battery. Lalo yung kanyang mga terminal, ano? So, sayang lang din. At nagko-consume kasi yan ng battery, lalong-lalo na pag hindi natin sinasadya na mapipindot o mapatungan ng mabigat na bagay itong ating push button. So, iilaw itong ating PCB board dahil may battery na nakalagay. So, ganun lang mga idol, ano?